Hi guys! Welcome back again! Okay, so last video about sa table namin, yung bagong dineliver. So, sinabi ko doon na paano kami nagkakabahay. So, nagkakabahay kami ng dahil sa aming maliit na sari-sari store. So, isi-share ko lang sa inyo, hindi ako expert about sa negosyo, pero gusto ko lang i-share sa inyo kung paano kami nagkaroon ng sarili naming tahanan. Binabayaran namin siya guys sa Pag-ibig, itong bahay na tinayo namin dito sa Lumina Homes. So, i-share ko lang sa inyo kung paano kami nagkaroon ng maliit na bahay na swakto lang talaga sa amin, ng aking pamilya. Tatlo lang kasi kami dito. So, nagkakaroon kami ng bahay guys, sorry, nang dahil sa sari-sari store. So, ito yung sari-sari store namin. Yan. Okay, so maliit lang siya, pero nagtataka kayo kung bakit kami nakakakuha ng ganito. Sa equity pa lang ng Lumina guys, may reservation siya na 3,500, tapos yung equity nila is nasa almost 96,000 plus. Okay, so saan kami kumukuha ng pera ng ganoon kalaki? Babayaran namin siya for 18 months. So, before guys, yung ano talaga namin, yung tindahan talaga namin, bali 5 years, ika-5 years na namin siya ngayon kasi siguro napalago namin siya kahit maliit lang siya pero na-rolling namin yung pera ng maayos. Okay, so nagtataka kayo na bakit kunti lang yung mga tinda namin, mga display namin dahil hindi kami bumili ng mga hindi saleable na mga benta guys, na mga items. So yung mga binibili ko lang na mga binebenta ko is yung mga saleable. Like, daily needs like toothbrush, toothpaste, sabon, shampoo, napkin, always kasi yung napkin. Tapos, basta mga basic needs talaga guys, yung mga saleable talaga doon sa sari-sari store ko. Okay, so, nag-umpisa kami sa halagang 1,500 na puhunan guys. So, ito yung store namin guys, located in Chano Pacana Street. Maliit lang na tindahan. So, nag-offer kami ng throw money padala or pick up. Meron din kaming water dispenser. Nung nagsimula kami, wala pa yung dalawa, itong water dispenser at saka throw money. So, nagkaroon kami ng puhunan na 1,500, kaya yun yung inumpisahan namin. So, side by side namin is yung printing press. Then, sa harap ng tindahan namin, mga establishment na co-op. So, ipapakita ko sa inyo ang loob. So, ito yung loob namin ng tindahan. So, as you can see guys, maliit lang talaga yung mga display namin. Kunti lang talaga yung mga display namin. Kung ano yung mga naka-display dito guys, yun yung mga saleable talaga. Mabenta talaga dito sa amin. Yun yung hinahanap ng mga tao everyday. Yan. So, mga sardines, cup noodles, may water, cigarette, number one saleable is cigarette, then toothpaste, gel, Rexona, meron ding Zanrox, cotton, tissue, meron ding mga shampoo. Nag-offer din kami ng coffee, hot coffee. So, may mga soft drinks. Yan. Sito. Mga sabon na powder. Meron din mga soft drinks. Then, coffee. Milk. Yan yung mga saleable guys. So, yan yung binibili ko always. Yan yung mga spices. Okay.
junk foods. 'Di ba maliit lang siya pero bakit kami nagkakaroon ng bahay? So, ito yung pinaka hinahanap-hanap talaga everyday, guys. Itong mga cigarettes. So, meron tayong Marlboro Red. So, price stick niyan is 6 pesos. Yung una niyan is 98 pesos. Meron ding Marlboro Blue, Green. Meron ding More. Fortune White. Then, meron din tayong Winston. So, may dalawang saleable pa dito. Itong Winston Red at saka Mighty. Pero, wala pong stock available. So, ito mga shampoo. Everyday kasi tayo naliligo. So, everyday hinahanap ito ng mga tao. Mga shampoo, conditioner. Tapos, meron din tayong mga fabric. Mga downy. Meron din tayong Surf Powder, Tide, and Ariel. So, yan yung mga hinahanap lang ng mga tao dito, guys. Meron din tayong benta na TM, SIM, at saka Globe. So, ang TM is 30 pesos, then yung Globe is 40 pesos. May naghahanap kasi dito, so kaya nagdi-display na lang ako. So, may mga cotton, tissue, sanitary napkin, toyo. Yan. So, coffee, milk. So, ano yung nakikita niyo dyan na display? Yan lang yung mabenta dito. Nag-offer din kami ng, nagsiserve din kami ng hot coffee for 13 pesos. Then, mga soft drinks. Water. So, itong water dispenser, guys, before wala pa din siya. So, nag-offer kasi yung nagde-deliver ng water namin, ng water dispenser. So, yun. Ginagamit namin yung water dispenser nila. So, may mga sardines. Ito lang yung mga mabebenta na sardines. May mga cup noodles. Water. And Zanrox. Biscuits. Okay, so guys. Baka nagtataka kayo kung paano ako nakalikom ng 96,000 pesos for equity. Nagsisave po ako everyday. So, next video ko, guys, i-share ko sa inyo kung paano ako nagkaroon ng 96,000 for our equity in Lumina Homes. Okay, so nakikita nyo naman, hindi siya kalakihan yung tindahan namin, then kaunti lang yung mga display, mga basic needs lang. So, i-share ko lang sa inyo yung mga tips kung paano kayo magkaroon ng savings sa maliit na negosyo. Okay, so, thank you for watching. Okay, so yun na siya, guys, yung tindahan namin. Unang-una po is, kung gusto nyo magkaroon ng negosyo na tindahan, unang-una po, guys, is i-check nyo yung location ng tindahan nyo, kung saan kayo gusto magtayo. Dapat magtayo kayo ng tindahan na may mga establishment or maraming mga tao sa paligid nyo, guys, para mabenta yung mga yung mga products nyo. Then next, guys, is i-check nyo kung may mga kompetensya kayo na mga tindahan magkabila, or kung marami kayo sa isang street na tindahan. So
I-check nyo yung prices nyo, guys. I-check nyo. Dapat hindi kayo aangat sa iba. Pantay lang, guys. Kung ano yung prices nila, yun din yung susundin mo, guys. Or kung gusto mo talaga na mabenta talaga ang products mo, babaan mo siya ng konti para mas mura ka kaysa sa kanila. Okay, so next is huwag kang magpapautang, guys. Yan yung sikreto ko. Hindi ako nagpapautang dahil hindi siya marurolling. Lalo na yung puhunan mo is maliit lang siya, kunti lang yung puhunan mo. So huwag kang magpapautang. No credit allowed talaga, guys. Para kung ano yung mga nasosold mo ngayong araw, kung ano yung nawawala na, nasosold na lahat, so yun yung yan yung i-rolling mo kinabukasan, so bibili ka na naman. So yan yung ano ko, guys, ginagawa ko. Kung ano yung mga na-sold out ngayon, so bibilin ko siya kinabukasan para may mga display na naman ako at maibenta. Okay, so kung nag-uumpisa pa kayo, nagsisimula pa lang kayo ng tindahan, dapat huwag kayong pipili ng mamahaling pwesto o renta. Kung nagre-rent lang kayo, guys, hahanap kayo ng mababang renta lang para matustusan nyo yung mga monthly bills nyo. Okay.